So yun, what's up guys? So ituturo ko ngayon yung paano i-testing tong rotor ng tawag dito alternator. Rotor ng alternator. So paano i-testing siya kung buo pa? So hindi pa shorted yung winding niya. So unang una, gamitan muna natin siya ng multimeter. So multimeter muna tayo. So kukunin na natin yung resistance. So lalagay lang natin siya sa ohms. So lalagay natin sa pinakamababa para makita talaga natin yung ano niya. So dito natin siya titester sa dito sa nilalagyan ng carbon brush dito sa dalawang tanso na to. So okay lang yan kahit magkabaliktaran yan. So wala namang polarity yan. So ganito lang. So ayun. So iharap ko yung multi-tester ko. So kita nyo may reading. So ayun, 0.02, 0.03. Yan. So okay yan. Tapos pagkatapos diyan, dapat i-ano mo rin dito sa bakal. So igagano mo rin sa bakal. Yan, dapat walang reading yan. Pag magkaroon ng reading yan, shortage niya yan. Igagano mo na siya dito sa shafting niya. Yan. Okay, dito sa bearing. Yan. Pag magkaroon ng reading yan, shortage na yan. So diyan yan. Yan. 0.2. Okay lang 'yan. So ito yung shortage niya. Yan. Yan. Yan, continuity niya. Yan. So yan, okay 'yan. So titesting na naman natin siya sa actual naman na pagtesting. So gamit tayo ng battery. So titesting naman natin ito. Positive negative, lalagyan natin sa battery yan. Yan o, lakas. So filled naman yung unahin natin. So papakita ko sa inyo kung ano yung kislap nyan. So yan, pupokus ko lang. Yan. So yan o, kita nyo. Yan, maganda yan. Pag ganyan na malaki yung field, yan o. Yan. Tsaka siya pa, ito. Para sigurado talaga kayo. Ikita nyo itong socket na to. Yan. Ilagay ko yan dyan. Pag nilagay nyo itong positive-negative sa na battery dyan sa tanso na yan, sa nilalagyan ng carbon brush. Itong ito, itong bakal na to, magiging magnet yan. Magnetic yan eh. So, try natin ah. Tingnan nyo yung socket. Yan o. Lumikit. Yan. So, wala magnet yan o. Wala. Pero pag nilagyan ko siya ng positive-negative. Yan o. So, ibig sabihin, buo yung rotor. Yan o. So ganun na mag-testing ng rotor kung okay siya o hindi. So ibig sabihin okay tong rotor. Yan. Okay siya, magagamit pa siya. So yan, yun lang yun. So next natin kung paano naman testing, i-test yung stator. So sa next vlog na yun.